Hello, Mapalanga. Welcome to my channel. Please share and bonggang-bonggang mag-comment lang kayo. All right, so lumipas na ang ating celebration sa Paskong pagkabuhay. Tikangat ko lang yung aking ulo ba? Ayan, ganyan, ganyan. Okay, so si Liz Vergara, ayan. Nagmamadali na si Lisa Smugs na ubusin ang pera ng taong bayan. Si Minerva Oki, ayan. I hope mamit kita someday. You make my day. Truly, napapanood. Ayan, wala na si Palanga. Ma'am Arliza, my Paris, Ram, I love. Hello, mga palangingging. Alright, ito yung mga eksena. So, I think a couple of days ago, mga hitad, ay sinabi ko sa inyo, okay, ang, hi, Ma'am Vicky Carpio, na una, kinuwento ko sa inyo, base sa ating puting ahas, ayon sa ating puting ahas, na kinakarma na nga dahan-dahan ang itong mga taong, ang ating, ang first family or aka mga royal family na ayon din sa ating puting ahas, ay kumokolekta sa Bureau of Customs through smuggling and whatever illegalities. At kasama na nga dyan ang pati si Martin Araneta na tinawag ring prinsipe. So, in the past months actually, since na nagbablog tayo dito, binukela natin kung ano yung mga partisipasyon ni Mrs. Muggs sa mga illegal na mga bagay-bagay. At kitang-kita nyo naman, dahil kung babalikan nga natin uli, I have to remind you, yung kanilang business partner na si Michael Ma, di ba, na pinapatawag sa Congress as isa sa mga smugglers, ayon din yan sa Congress, ay hanggang ngayon ay hindi pa rin pinapatawag dahil pinigilan nila, kinansel na nila totally. Even Senator Amy Marcos ay nagsabi na na-shy na shock, da-da-da-da-da, at dapat ituloy pero wala pa rin. Alright. So, a few days ago, sinabi ko sa inyo na ng puting ahas, ayon sa puting ahas na nalaglag si Lisa dahil kinarma na siya, sa Baguio, dun sa bahay nila sa Benguet, kung saan magkakapit bahay nga si Michael Ma, si Taning Pinoy, you know, kung hindi nyo pa kilala, may Taning ang buhay na nag-extort ng pera noon pa. At itong si Mel Robles na nagpapatayo rin ng bahay at bonggang-bonggang milyones na ginagastos sa birthday ng aso at birthday ng pamilya. So, milyones. Alright. So, hindi natin dapat makalimutan dahil upon checking sa mainstream media o traditional media, wala ka talagang makikita na negative dito sa gobyernong ito. Parang more on papuri, more on echo lang sila kung ano yung mga nilalabas na mga photo op or mga script ng Presidential Communications Office. So, ayun, December 22, kinuwento ko sa inyo na senglot, di ba, dala ng kalasingan, si Lisa Smugs ay, nalaglag sa hagdan. At during that time, actually, mga palangga, galing siya mismo dun sa isa niyang kalikaw ang bituka na si Mel Robles from PCSO na ang dami ding issue na, you know, kung di nyo pa napapanood, tignan nyo yung aking channel, nandiyan lang yan palangga. At Boljak TV and Maharlika Boljakera and Maharlika on Facebook, maganap lang kayo. Andiyan yung mga kwento ng, not kwento eh, factual coming from the puting ahas. So lingin sa inyong kaalaman, dahil sabi nga ni Madam Pebbles Talakera, mayroon din siyang puting ahas. Kung may puting ahas ako, nung pumunta sila sa Davos, ang lolo ninyo, si First Gentleman, ay na-aksidente din nung nag-ski sila, di ba? Kasi it was winter time, so pumunta sila sa Davos, di ba? Kasama nila yung mga friend BFF nila, smugglers, sila Michael Ma, sila Taning, kung ang sino-sino pa, di ba? New York. Mamaya may i-reveal ako sa inyo about sa New York issue, okay? Na hindi nyo pa naririnig sa inyong buhay. Alright! So, ayon sa puting ahas nga palangga na tumatanggap ng milyon-milyon si Mrs. Muggs. You know, huwag kayong magmalilito. Mrs. Muggs, Lisa is the same persona, okay? Si Mrs. Muggs, Mrs. President,
Pare, iisang tao lang yan ay tumatanggap ng milyon-milyon sa pag-gore. Okay, maliban doon sa mga confidential funds, okay, na pinagbibigay niyang generous allowance, maliban doon sa issue sa PCSO kay Mel, maliban doon sa issue ng illegal mining, maliban doon sa custom, imagine nyo, DNR, maliban doon sa Department of Agriculture na hawak mismo nila. Okay? The smuggling business, the customs kung paano pinapapasok sa bayan natin, di ba? The DNR, nakamag-anak na si Yulo, di ba? Department of Environmental Agency. So, connect-connect ito na hindi dapat kayo natutulog at yun, no, nagbubulag-bulagan. So ngayon, may papakita ako sa inyong video dahil itong usapin na ito pangapalangga, very reliable itong taong nagbigay sa atin na talagang hindi lang 100 milyong piso, hindi lang 150 million, hindi lang 200, kundi continuous, tuloy-tuloy. Yung ayon sa ating puting ahas, ang pagbibigay, okay? Ang pagbibigay ng mga tiwali sa PAGCOR sa pamamagitan ni Chairman and Chief Executive Officer na si Alejandro Tengco. Si Al Tengco. Ayon sa ating puting ahas, ano man kinalaman ko, ako ay boses lamang. So, from that Al Tengco na long-time friend, okay? Long-time friend ni Lisa Smuggs at ni Bongbong. Asa na yung ano ko dito? Sinulat ko. Ito. Ito yung kanya. Ito pinrin ko na. Yung pagka-connect. Ito yung medusa. Yun yung ahas. Ayan, no? Ginagawa ko tong ginagawa ko tong guide. Kasi kung mapapansin ninyo, itong mga nakasulat dito, mga pangalan, mga palangga, ito yung mga pinasok ni Lisa sa gobyerno. Okay? Na pwede niyang makatuwang sa kanyang maitim na balakin. So si Al Tengco, yan, PAGCOR siya, long-time friend nila. At kung i-google nyo ang pangalang ito, dati siyang Dilawan, di ba? Dilawan tagal, nakadilaw nung nangampan niya siya. During Noynoy time, 'di ba? Kasi kung sino, alam mo naman ang mga politiko na mga tiwali, kung sino 'yung nakaupo, talaga para silang mga hunyango, papalit-palit ng kulay. So 'yan, isa sa mga nagbibigay ayon sa ating puting ahas ng milyon-milyon dito sa babaeng ito, okay? Kay Lisa Smuggs. Actually, may sinend si Madam Pebbles na i-share ko lang ha, 'yung picture bago ako magtuloy-tuloy. Ito. Ito walang edit 'to. Oh, ayan, pakita ko lang sa inyo ha. Ito yung time na nandoon ako, kaya ayan o, yan walang edit yan, hindi siya pinapayat dyan. Ayan ako o. Ayan, binigyan ko siya ng M&M na may mukha ni Bongbong na pina-customized ko dito sa Amerika. Ito yung during April na umuwi ako, during the campaign, before the election. Kahit ano yan, ang ganda ng tawa ng hitad o. So anyway, it's, you know, ako naman kusa, ako naman binigyan yun because talagang sobra yung support ako sa pamilyang ito. Alam nyo yan, hindi ko na kailangan ipangalandakan yan, pero kumbaga history na lang yung palangga. Ah, di ba, bongga? Oh, I think I bought that. This is expensive, you know? Anyway, kaya dun sa mga nagsabing, mga saradong utak na ako ay hindi na, you know, yung masama ang loob ko dahil hindi ako nakakamkam katulad ni Taning, no? Nakita niyo ebidensya pa lang, guys. Hindi ako, I'm not the type of person na gustong kumamkam. Ako nagbibigay. Oh. Ako nagbibigay ng regalo, hindi ako nagpaparegalo, 'di ba? But thank you sa mga palangga ko na, you know, really kusang nagbibigay ng gift sa akin, whether food or whatever. But anyway, thank you. So ngayon nga, sinabi ko na sa inyo na kaya minamadali ang Beach Resort ni Lisa Smuggs para doon siya mag-celebrate sa Beach Resort niya sa San Fernando, La Union. Kaya nga ang question ko sa kanya, ito ba yung pinagsama-sama? I think confidential fund because Bongbong has like billions of confidential funds. Actually, kahit ilang beach resort ang pwede mong ipatayo. Diba? Pero dito sa ating mga naka-witness na nagbibigay sa atin ng impormasyon, malulula kayo. Imagine mo from PAGCOR, meron pumapasok ng milyones. PCSO, meron. You know, magkakakonek yan. Then, the Department of Agriculture, meron. Sa Bureau of Customs. Dito kaya sa Bureau of Immigration. Ang dami rin pera dyan. Okay? Tapos sa DA. Halos lahat ng departamento na doon yung galamay ni Lisa. Ito. So ngayon,
Mapakita ko sa inyo yung ayan siya, ang galamay niya. Ito yung mga taong, mga naisip, mga ano ko pa lang, na mga nakalap kong ebidensya, yung mga taong katuwang niya, okay? Sa kanilang maitim na bala, na maitim na ginagawa sa ating bayan. So recently, di ba, pinagmamayabang nila yung mga pagpapabaha, low-cost housing to the Department of Housing, di ba? Na yung inupo nga nila dyan, si Jerry Acozar, okay, na isa si Bagong Lipunan, Roy, nanalo ko ng Jerry Acozar na yan. I think Roy, nagkwento si Roy tungkol sa eksena niya na yung kanyang bahay na kinuha sa tao sa company ni Jerry Acozar ay hindi napunta sa kanya, at hindi lang si Roy, marami pang iba. Kaya ako kinukwento to sa inyo para ipakita ko yung tainted, not only tainted, bulok na pagkatao ng mga inupo ni Mrs. Muggs. Okay, so Department of Housing, di ba, pinagyabang nila na yung mga low-cost housing, chuchu-chuchu. And that's okay kung talagang yung low-cost housing na yan is pakikinabangan ng taong bayan. Magandang programa yan ng ating gobyerno. Pero bakit yun ang pinagyayabang nila? Hindi ba dapat proud ang First Family kung may pinagagawa silang beach resort sa La Union? Ngayon, bago ang mga eksena, sinabi ko sa mga palangga ko, couple of days ago, sabi ko, oh, baka may taga San Fernando, La Union dyan. Baka gusto nyong tignan yung beach resort, ito, yung beach resort sa Sunset Bay. Okay, sa San Fernando, La Union. Dati ito. Okay, Sunset Bay Beach Resort sa San Fernando, La Union. So, mga palangga, may nag-send sa atin ng video kung saan under construction ang beach resort ni Mrs. Muggs at ng kanyang pamilya. So ito, kukuwenta ko sa inyo. Itong video na ipapakita ko sa inyo, ito yung follower ko na taga San Fernando dahil narinig niya yung aking panawagan na baka naman may taga San Fernando, La Union dyan, baka pwede niyong bisitahin itong resort na ito kasi katabi niyan, dyan nagpapagawa si Lisa ng kanyang beach resort. So ito na, kayo mag-analyze. Kasi mga palangga, itong binibigay ko sa inyo ay mga galing ito sa mga tao mismo na dyan nakatira malapit sa kanila at na-witness mismo ng mga taong ito yung mga sinishare ko. Kasi, you know, I'm here in the States, so ano naman kinalaman ko? Sabi ko nga, ine-echo ko lang. Okay, patignan natin to. Ad string natin, ha? Okay, wala tong sound. Lalakihan ko lang, ha? Tatagalin ko yung face, faselabo ko. Ay, teka, wait. Ah, wait a minute. Ah, pwede ko naman i-hide yung mukha ko, right? Ayan, ganyan. Hide ko lang ng ganyan, bongga. Alright, mga palangga. So, ito, kuha ito sa San Fernando, La Union. Medyo mabilis lang siya kasi may PSG during the time. Okay? Play ko muna ng normal, ng fast, habang nagda-drive sila. Alright? Ah, dun sa kabila, sorry ah. Dito sa ano, ah, ito pala. Dali, sa kabila. Okay, dito natin. Kable, ay ano, alika nga, palangging. Okay, I need your help dito. Okay, nasa na ba to? Video. Ah, wala pala dito sa kabila. Sorry, wala sa kabila. Okay, so yun yung video. Yung mga sa Bojack TV na lang sa YouTube, yung mga taga Maharlika channel na shadow band pa rin ni Lisa. Ayan. Okay, so ulitin natin. So, nasaan ang pinapagawa niyang construction dyan, ang kanyang beach resort? So, nung sinend sa akin yan, palangga, alright, ito na. Timestamp, okay. Nung sinend sa akin yan ng follower ko, finorward ko doon sa taong nagbigay sa akin ng impormasyon na tungkol sa pagkolekta ni Lisa ng million-million from Pagcor. Ito, palangga, tignan nyo ha. Ito yung kanyang beach resort. Ayan, nakita nyo yan. So, nakita nyo may blue. I think ano yan, yung blue bin na yan is lalagyan ng mga materials, di ba? Pag nagpapagawa ka ng construction, yung mga pako, yung mga, you know, kung may giniba dyan, o yung mga gupit-gupit na yero, o gupit-gupit na, or mga putol-putol na kahoy, o di ba, yan. So kung napapansin ninyo, yung sasakyan na yan, ayan yun, parang nasisinaga ng araw, ayan, nakita nyo, may sun rays, Lexus yan. Sabi ng ating informer, okay, yan ang sasakyan ni Lisa.
Lisa, huwag mong pagsisinungaling yan, ha? Huwag mong pagsisinungaling. So, ayan po, ah. So, itong nakita niyo mga puti, nakaputi na yan, PSG yan. Alright? Ayan, nakita niyo, PSG. So, syempre, nandiyan yung kanilang Mrs. Muggs. Eh, babantayan nila ng bonggang-bongga, baka malasing at malaglag na naman sa pinapagawang construction. Ayan. Ayan po palangga, ayan. Kayo po ang huhusga. Ako, sabi ko nga, tinataya ko na yung mukha ko dito, yung alindog ko. It's up to you people of the Philippines. People in the whole wide world na Pilipino na may pagmamahal sa bayan. Ako, ito lang ang pwede kong maitulong sa inyo, mga palangga. Sharing the information na nag-gather natin. Ayan, kitang-kita mo naman, Lexus yan, no? Ito. So, ayan, medyo malabo lang kasi mabilis sila dahil may kaba din yung aking palangga. Ayan, nakita nyo. So, ayan, no, nakita nyo may dalawang PSG. So, yan, confirm yan ayon sa ating puting ahas. Okay, so, di ba? So, it's up to you. Maniwala kayo o hindi, it's really up to you. But I'm giving you the information kasi imagine nyo, hindi ko naman hawak yung video, nanawagan lang tayo. Kasi nga, nung sinend sa atin yung information na may pinapagawa si Lisa na resort katabi nitong ano na ito, itong Beach Bay Resort na ito. Ito ha, nakita nyo na yung video. So tatanggalin ko na to. Mag-share tayo ng isa pang video, okay? Share screen para sa mga bagong kakilala ko, mga kakita nyo lang yung pagmumukha ko. Ito. So it's that, okay, Sunset Beach Resort. Papakita ko sa inyo ulit. So ito, mga hitad. Aha, saan yun? Okay, gallery ulit, papakita ko. Ayan si Lisa, nasa, true enough, kasi nandyan siya madalas pumupunta sa resort na yan, sa Beach Bay Resort na yan. Kasi yung pinapagawa niya, ayan, nakita niyo yung picture niya, di ba? Ayan siya. Then ayan si Vini, yung kanyang Junakis, na na-meet ko na lahat ng anak niya. Ayan o. Ayan siya, nagpa-picture yung mga empleyado sa kanya. Da-da-da-da-da. Ipakita mo nga yung ano. Ayan, wala. Si Tapol. Ayan. Ayan, ito. So, ito yan. Oh. Nakita nyo ng mga hitad. Ayan siya. Okay? So, ayan yung picture niya. Okay? Ayan yung picture niya sa Beach Bay Resort na yan. Alright. Tanggalin ko na. Nakita nyo naman, di ba? So, the point here, nung binigay sa atin yung impormasyon, mga hitad, nitong random na puting ahas, kasi ang dami kong puting ahas na alaga dyan sa Malacanang. Okay, so alam mo, once na ako binibigyan ng information, mga palangga, hindi ako kaagad-agad naniniwala. Kasi pain yun eh, baka pwedeng painan ka, di ba, para masunog ka or makuryente ka, whatever. So I have to gather more information and research kung totoo ba. At least man lang, you know, yung mga sinasabi ng tao sa atin na, oh, may pinagawa daw beach resort. Diba? Kasi kung ito'y gawa-gawa lang, pag pinuntahan mo yon, walang beach resort kasi gawa-gawa lang ng tao eh. Gusto lang manira. Pero imagine mo, because of our panawagan na, hey, mga palangga, baka naman pwedeng puntahan ninyo itong resort dyan sa San Fernando, La Union, kung totoong may pinapagawa. And true enough, with this video coming from a random person, mga palangga, ayan, ipakita ko uli ah. Ayan, ayan, pakita ko sa inyo palangga. Oh, Maharlika. Ayan, meron na kayong mga hitad. Alright. Imagine mo, 900,000 followers, 19 lang nanonood. Talaga yung ahas makamandag. Ayan. Sa Maharlika, nakakaloka. Ayan, nakita niyo yung bahay niya. Ay, ang beach resort niya. Okay, sa dulo tayo. Ayan, nakita ko ha. Oh, ulitin natin mga hitad. Okay. So, dahil sa panawagan natin ulit, pinuntahan ng follower ko, eh meron talagang ginagawang resort. So, ano yan? No, tanggalin na natin. Ang tanong ko sa inyo, yan ba'y gawa-gawa ko? Imagine nyo, gagawa ko ng kwento? Ayan, nakita nyo yung Lexus niyang sasakyan sa Maharlika. Nakita na ng palangga ko dito. Ayan, Lexus on sa left side, katabi ng Blue Bean. Alright, nakita nyo kanina. So, anyway, anong malay ko dyan sa San Fernando, La Union? Di pa nga ako nakarating dyan sa San Fernando, La Union. Mahirap kasi gumawa ng kwento, okay, ng hindi totoo. Pero ang ginawa ko, nung sinend sa akin itong ng follower ko, binalikan ko yung informant, yung puting ahas na nasa loob ng Malacanang. Sabi ko, Madam, sabi ko ganun sa kanya, tignan mo nga itong video na ito. Kasi sinend to sa akin ng follower ko at
Tama, may ginagawa talagang beach resort. At may nakita siya mga PSG. Sabi ko, saan ba dito? Saan dito ang bahay ni ang resort na pinagawa ni Liza na kung saan nirarush nila para what siya mo ulit, para matapos at doon siya mag-celebrate ng kanyang birthday. So sabi niya, yan. So true enough, meron talagang ganun. Ngayon, at ang engineer niyan pa lang, ito kayo, share ko sa inyo kung sinong engineer niyan para kompleto sa Ricardos tayo, baka kilala niyo. Okay? Baka you can give me information. Right? Oh, para, you know, ma-share natin sa ating mga kababayan. Kasi if we're really for the people, wala tayong dapat katatakutan. Isang beses lang tayo mabuhay sa mundong ito. At itong mga kawatan na ito, ito mga taong tiwali sa ating gobyerno, ulit-ulitin at kakawawain tayo mga Pilipino. Ngayon mga palangga, ang pangalan, okay? Ganun-ganun si... ganun-ganun si BBM ba? Okay. Alright. Ang kanyang architect, I see Mr. Al Valencia. Al Valencia, ang architect ng resort na yan. O, dyan naman kayo. Hinahamon ko ulit yung aking mga... Hindi ko man hinahamon. I'm asking your help. You guys from San Fernando, La Union, baka naman pwede mong i-check. Kasi may record yan sa inyong sa City Hall. Definitely, yung address ng San Fernando Beach Bay Resort, katabi lang yan. Kung kayo taga San Fernando, La Union, pwede nyo i-check yan kung kanino nakapangalan yung bahay na yan. Ay, yung resort na yan. At makikita din yan sa plan eh. Alam nyo sa Amerika, kapag nagpapatayo ka ng bahay o bumili ka ng bahay, public record eh. Makikita mo yung history ng bahay eh. Sa totoo lang. I'm not sure lang sa Pilipinas, di ba? Baka pwedeng i-share ninyo, taga San Fernando, La Union, kung sino ang nakapangalan. At, you know, ang kanyang arkitekto ay si Mr. Al Valencia. Okay? Dahil nakakontrata yan sa kanya, talagang ang ano ni Lisa dyan, ang instruction dyan, ay dyan siya magsi-celebrate ng kanyang birthday sa August 21. Diba? Connected pa rin sa dilawan yung birthday niya. Oh, for sure, dahil sinabi natin na maaga, baka hindi na siya mag-birthday dyan. Baka hindi na siya mag-birthday dyan kasi every time na na-intercept natin ang kanyang mga plano, eh nagwawala yan siya at naglalasing. Kaya nga ang ginagawa niya, text siya ng text kung kani-kanino dahil, you know, dahil sa sobrang kalasingan, eh naliligaw ng landas yung kanya mga text messages. So again, dito po sa channel na ito ay hindi mawawala yung usapan natin tungkol kay Michael Ma kasi maaari, 'di ba, na maliban dito sa I think hindi lang 'yan kasi hindi lang 'yan kung resort 'yan, baka aabutin pa ng billion ang gagastosin 'yan. Dahil mataas na ngayon ang, you know, ang mga construction materials, 'di ba? At yun na pag Mrs. Muggs can everything, syempre mataas din ang talent fee ng mga arkitekto, engineero, builder and everything, 'di ba? Mataas. So, hindi lang million, hindi lang 100 million 'yan, hindi lang 150 million. Billion ang pagpapagawa niyan kung beach resort 'yan o baka bonggam-bongga. So, definitely marami talagang pwedeng paggalingan ng pera, confidential fund sa Bureau of Customs, sa Department of Agriculture, sa PCSO, sa pagbentahan ng mga posisyon. So, kayo ang ano, kayo ang mamili. But again, it's just so sad para sa ating mga Pilipino. Kasi kung ako politiko, mga palangga, all right? Para maging transparent ako sa inyo, para sabihin na itong politiko si Marlica na to, ito yan o ganyan ganyan ganyan. Alam mo, bawat kibot mo kasi ang isang politiko, especially leader, o whoever you are, kung sino ka man sa gobyerno, you have to be transparent sa buhay mo palangga. Kasi kaya ka pumasok dyan sa usaping politika because you are ready to be criticized. And dapat you are transparent. Kung isang leader, mga palangga. Andali. Ayan. Alright, yeah, ito pala nakalimutan sa inyo. So ito pala ga, di ba? Balikan ko lang ha. Maliban sa, yeah, kanina pinag-usapan natin na hindi natin dapat maiwala si Michael Ma sa usapan. Ngayon mga palangga, base din sa ating puting aha, sa mga bakong pagbagong anunood lang nitong channel ko, even the smuggler na inakusahan ng Congress ay may presidential guard or from the presidential group.
'di ba? From Presidential Security Group, may guwardyado, 'di ba? May guwardya itong smuggler na si Michael Ma at si Martin Araneta, naka-PSG sila ngayon. Pag sinabi mong Presidential Security Group, 'di ba? Yung mga guwardya na 'yan, oh, they're not just an ordinary guard, they are trained, you know? Sundalo 'yan sila, 'di ba? I don't know, police whatever, 'di ba? They belong to the most trained personalities kasi you have to protect the family of the president. Why are you protecting the smugs? The family of the smugs. At kasama ba ang kapatid na si Martin Araneta sa pagpoprotekta ng PSG, by the way? Any lawyer here? You know, enlighten us. Kung pwede ba, even the Vanessa Hudgens, Paul Soriano, di meron yung nag-away-away sila dito sa ano na to, nagwala si Paul Soriano pala dahil gusto niyang suloyin si Hudgens during the press con nung may isang kadamanga nagsakasasinga nabasa sa ulan nagnyanyanya. Diba? Remember that? Si Vanessa Hudgens, ayun pa yung ginastusan ng milyones. First time lang in the Philippines. Ayoko nang lumayo, okay? Kasi maganda yung usapan natin. Ngayon, I'm talking about not only millions, million, hundred millions, we're talking billions here. So ganito na lang ba tayo, mga palangga? Diba? Oh. Yun na nga, sinasabi ko, sabi yung nag-comment, si Michael Ma. Yeah, miyembro na ba si Michael Ma ng First Family? At even si Taning, miyembro na ba sila ng First Family? Kasi recently, you know, nagyayabang sila na may mga PSG. At ang PSG, mga PSG niyan, sir, you have to speak up for the people. I know you're protecting the First Family, but you're also protecting the smugglers. Diba? May maluoy man ka mo. Diba na si BBM, nagkakapitla-pitla na mga hitad. Yung nagkapitla-pitla na siya, no? Yung kanyang, what do you call it? Yung kanyang salita kahapon, nagpitla-pitla na giatay. Alam niyo yung pitla palangga? Diba? Nagkapitla na, nagkakalulupog na si BBM sa salita para sa mga kasinungalingan, ba tungkol sa EDCA? Let's talk about EDCA later. Alright? So, my goodness. Kaluoy talaga ang bayan. Kaluoy yung mga Pilipino. Kaluoy. Tanan kita. Lahat tayo kawawa dito palangga. Diba? Pupunta na naman ako sa mga OFW. Oy, Lisa. Ah, mga OFW. Anong sinasabi ko sa'yo? As inyo, mga hitad kayo. Why ka mo kaluoy sa mga OFW? Nagkakalaguot na dara sa airport. You know, kalaguot? Nasa stranded. Guot is what? Alam mo yung sa Ilonggo, pag nagda-drive ka ng traktor, traktora sa ano, na sa lupa. Ay nang sa putik, hindi makatakas. Alam mo 'yon, hirap na hirap yung traktora. Hindi makatakas sa lupa ng mga tubuhan, 'di ba? Yung isang sakada, 'di ba? Lisa, damo na sa inyo ng mga sakada sa aton, 'di ba? Sa Bisaya. So nagkakalaguot na mga OFW sa kaka, you know, gusto nilang mabago ang buhay nila diyan sa airport. Kasi pinangdurukot, siguro ano, kumikita ba rin kayo diyan? Tanan na lang, pinakitaan nyo. So, okay. And si Bongbong, anong ginagawa? Nag-speech-speech kahapon dun sa EDCA na yon. Mga palaga, dun sa mga, ano, hindi, ito. Pumunta ako sa US Embassy in the Philippines, okay? So, ang tumambad sa akin, makikita nyo, if you go there, yung EDCA or the Enhanced Defense Cooperation Agreement, alright? Inano dito ng US Embassy, pinaintindi sa kanilang mga readers, kung ano yung EDCA, okay? Sabi dito, ang EDCA ay pinirmahan noong 2014. Okay, EDCA enables the US and Philippine militaries to train together. Okay? Respond to natural and humanitarian crisis and achieve modernization goals. Wow, ganda naman 'yon. Totoo naman na nagtutulong naman talaga ang US, 'di ba? May mga US aid tayo, da-da-da-da-da. The Philippines retains, you know, we are helping. You know, I'm here. So, as a U.S., you know, a U.S. citizens, we are helping the Filipinos. Diba? I'm part of it now because I'm here in America. Of course, part din ako ng, kasi dyan ako, lahing Pinoy ako. Oh my goodness, di pa balada. Hindi lang hindi, gatay. The Philippines retain sovereignty and control over EDCA agreed locations. The U.S. and the Philippines determine EDCA locations together with Philippine leadership providing final approval. Okay? To date, kaya ako gusto basahin to sa inyo kasi nakasaad dito kung magkano ang binigay ng Amerika
na pera. Okay, to date, the US has allocated over $82 million, okay, dollars for projects at the five existing EDSA locations. Okay, ano yung mga lokasyon? Okay? Ito yung Fort Magsaysay, Nueva Ecija. Ilan ang nilagay ng Amerika yan? Namin dyan, 11.4 million. Kasama dyan, taxpayer ako eh. Kasama ako dyan sa pera na yan palangga. Diba? Kasama din ako sa pera ng Pilipinas kasi I'm sending remittances. I'm sending a lot of money. So, huwag niyo akong kinakwestiyon kasi Marilita, magpahimo nung gano'n lang, nagtahimik ka na lang kasi wala ka naman na imbag sa bayan. Dalawang bayan ang inaambagan ko, okay? Okay, sabi dito sa number one, Fort Magsaysay sa Nueva Ecija, okay, ay binigyan ng 11.4 million ng namin, okay, ng mga Amerikano. Okay, ano yung mga projects na ipupush doon? Humanitarian assistance and disaster response, warehouse, command and control infrastructure, urban combat training facility. So, di ba, recently, I believe, nagdating ano yung mga AFAM dyan. Kaya yung mga nangangarap na magka-AFAM, eh baka magka-AFAM na kayo dyan sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija. So, number two, sa Basa Airbase sa Pampanga. Ilan ang binigay yan? Mas malaki, oh. Oh, wow. Sa Pampanga, damo kwarta, oh. Dagang pera. Magkano ang binigay nila ng Amerika? Namin, 66.57 million. Okay, nagagamitin sa proyekto. It's the same thing, you know. For what? Command and control infrastructure. Ano yung command and control? Of course, command and control, just in case na may gera and everything between China and them, di ba? Kasi collateral damage tayo, palangga. With all this, kayo dyan sa Pilipinas. I'm here. So, you know, I'm just trying to explain yung medyo nauunawaan natin dito. Okay, fuel storage, runway improvements, aircraft parking. O, di ba? Pag may kaguluhan, aircraft, bilis lang lumipad ang mga hitad. Okay, number three, Antonio Bautista Air Base sa Palawan. Ah, maliit lang binigay sa kanila, 1.8 million. Okay, ano to? Ammunition warehouse. So, dyan ini-store ang mga bala, mga armaments. Ammunition warehouse. Oh, dyan pala sa Palawan, palangga, $1.8 million ang pinondo namin dyan. Ngayon, number four is the Mactan Cebu, which is nagpondo ng $2.7 million for just fuel storage facility. Fuel lang ang kinater ng Cebu. My gulay. Number five, Lumbia Air Base sa Cagayan de Oro, $3.7 million. Okay? Anong ilalagay nila doon? Humanitarian assistance pa rin, di ba? Cagayan de Oro, no? Okay, disaster response warehouse. Siguro yung disaster response warehouse, ito yung mga canned goods, no? Kasi disaster response, eh, yung mga emergency, you know, mga first aid, chuchuchuchu. Runway lighting improvements, chuchuchuchu. Pero ang pinakamalaki talaga sa Pampanga, which is 66.5 million, you know, with all the equipments and everything para sa gera and, you know. Ngayon, ang punto de vista ko dito, mga itad. Ang lolo bongbong nyo, nagkapitla-pitla na siya sa salita. Nagpitla-pitla na. Alam mo, nonsense na siya magsalita ngayon eh. Di ba? Nasobra na siguro sa pulburon. You know? Kasi wala siyang, spokesperson. Kaya lagi siya nagkakamali, nagkapitla-pitla, nagkagugoot na ang baba ni bongbong sa kapulburon. Kasi masarap kasi magsoyop sa pulburon. Pahinga ang pulburon. Pahinga ang ano ng tapal, pulburon. Anong tubig na lang. Ayan, madadamay ang Pinas. Okay. Sabi ni Bega Warp, exactly mga palangga. Kasi, di ba, based sa napakasimple lang naman intindihin. Di mo naman kailangan maging eksperto ka para binasa ko sa US Embassy na itong EDCA na ito ay ugnayan ng ating bansa para maglagay sila ng kanilang mga armaments and, you know, mga gamit pang giyera. Of course, pag gamit ng giyera, kasama yung mga first aid kit yan, pagkain and everything, di ba? At kag may mga disaster chuchu, eh, disaster what? Siyempre, yung bratatatatat. I think yun yung disaster na pumapasok sa isip ko. Nagsalta kasi si Bongbong yan, di ba? Nung before election, ang stand niya, nasa gitna lang tayo. Okay, naalala mo 'yon? Naalala niyo yung mga hitad, yung scripted niya na parang
neutral lang tayo dapat. Dapat hindi tayo nakikialam sa gera ng may gera. Which is true naman, kasi hindi naman talaga natin kayang lumaban. Pero ano kaya, eto, hold your horses, darling. Ano kaya ang nagpabago sa kanyang damdamin right now na parang, you know, nagbago ang kanyang statement. Sabi ko nga, nung sabi niya nga, di ba, nung time na yon, ang pangarap mo ay pangarap ko, bagong Pilipinas, nye. Bagong Pilipinas, look at the smugglers again, mga amigo't amiga niya. Pero eto, hindi kaya, ayon sa aking puting ahas, nakasama nila sa eroplano, Bongbong, makinig kayong dalawa. Hindi naman ito aaminin eh. Lahat naman nasasabihin ko dito hindi aaminin. But the people should know, right? From New York, may binitbit ang pamilyang ito ng extrang crates. Ano yon? Mga extrang kahon galing sa New York. Kahon. Alam niyo yung mga kahon na kahoy? Oh, crates. Para ano, yung iba kasi minsan, you know, hindi natin ma-figure out kung ano itsura ng crates. Okay, image. Okay, ito, image sa'yo. Para nalagyan ng saging. Okay, pero saradong-sarado. Yan, ganyan. So mga palangga, ayon sa aking puting ahas, may bit-bit na mga extrang crates ang royal family. Remember, tawag sa kanila, royal family is the Marcos Araneta. Okay, or the Araneta administration. Okay, may bit-bit silang crates kasi, tinatawag silang royal family kasi yun yung code name nila sa Bureau of Customs kapag nagbibigayan ng hatian ayon sa aking puting ahas. Right? Hi, Miss Estra. Very impressive. Keep up the good faith para sa bayan natin na patuloy lumulubog. Pakiawit po yung ngingisong nyo. To make my day. Watching from Oakland. Bagong Pilipinas. Nye. Ito na nga ang nangyayari sa atin, mga palangga. Sabi ni Jin Lim, nung una, hindi ako makapasok para manood ng vlog mo, Maharlika. Ang ginawa ko, turn off ko, tapos turn on ang cellphone. Yun, gumana na. O nga palangga, naharangan ni Lisa. Okay. So, ito. From New York. Remember that? Dinala nila lahat. Andun si Taning, andun si Mel Robles, na wala na. Andun doon lahat yung mga, ito, halos lahat ng mga inupo ni Lisa, yung mga during that time, nakaupo. Nakakonect ko sa kanya, diba yung ulo niya, o, siya yung ulo ng lahat. ayan, nakita nyo yan. O, lahat yan. Lahat halos may ginagawang katiwalian sa bayan natin, mga palangga. Okay. So, ang question, ito, confirm na confirm ito, ayon sa puting ahas. Sabi ko, Palangga, sabi ko, bago ko bibitawan to sa mga ano ko, sigurado ka ba na may nakita kang mga crates? Sabi sa akin, siguradong-sigurado ako, ma'am, hindi kita ipapahamak. Sabi ko, siguraduhin mo lang, dahil pag pinatawag ako sa hearing, ikaw ituturo ko. Sabi niya, tatayuan kita, kasama ako. Anyway, so may dalang crates. Ang tanong, alam ko ba kung ano yung laman? Of course, hindi. Question. Dahil sila ay presidente, 'di ba? May immunity sila palangga. And they have diplomatic privilege. No one. In-explain ko din sa inyo, hindi pwedeng buksan yung crates na 'yon. So kung kahit na mga buto ng tao ang laman ng crates na 'yon, you know, I'm just giving an example. Pwedeng buto ng langka, 'di ba? Na lahat ng kinain ni Mel. O pwedeng buto ng pakwan o buto ng kahit kanino, hindi pwede 'yon. Walang pwedeng kahit kung kidroga man yon or crates na pera, walang pwedeng magbukas doon dahil they have the immunity as the first, you know, as presidente. Diba? So, binala sa Pilipinas, yung crates na yon. Maraming crates. So, pwedeng mag-isip tayo, bongbong! Di po, targa pililit, la ka na bongbong? Anseli, sangga, kala mo, umuha na sang... Nakala mo na sa ano bala ka hubugon bogi atay di po tar grabe yung mga tao ni man. Ah, magkalalupog na gid ka mo no, yun no lupog. Pag nagkalupog kayo, kinarkarma na nga kayo eh. Ang question ko, Lisa, total friend naman tayo eh. Friend tayo dati. Pag dati picture oh, 'di ba? Tuwang-tuwa ka pa nga sa M&M ko. friends naman tayo. Bakit kaya hindi natin sabihin sa bayan? Ano ang laman ng crates na yon? Ano ang laman ng kahon? Kasi wala naman kaming way eh, to open it. Then it's your duty kung anong baka mamaya, you know,
Marami palang pulburon yon. O di ba bongga, di i-share nyo sa taong bayan. O, diniretso nyo sa Forbes Park. Yun lang ang nakarating sa atin. So, kaya ako kinokonek yun, ito ba ay kapalit nitong EDCA para lumuwag ang ating gobyerno to do whatever us, the Americans, di ba? Kasi ako, kung ako ay hindi Pilipino mga palangga, kung ako ay hindi ako pinanganak sa Pilipinas, kunyari dito ako pinanganak, wala akong kamag-anak dyan. Basta ibang tao ako, ibang lahi ako. Hindi ako si Maharlika, di ba? Pabor yun eh. Sa Amerikano, pabor yun sa amin eh. Diba? To take advantage someone. Like the developing country, like the Philippines. Or we call it third world country. So pabor yun kung wala kang pakialam sa bansang yun at interest mo lang ang iyong naiisip. Diba? Yung iba namang mga kalahi ko dito, diba? Ang iba ko mga kababayan natin, mga naturalized citizens, and even born here, Miss Corazon Estero, they don't care about the Philippines palangga. Even yung ibang mga Pilipino, sa totoo lang na may nakausap ko, they don't care about you anymore. You know why? Kasi sabi nila sa akin, even, you know, some of my friends, wala namang pagbabago ang Pilipinas eh. Puro lahat kawatan. Gaano kasakit sa isang Pilipino? Ako, during the campaign, like ko sinasabi, grabe ka naman palangga. Bayan naman natin, may pag-asa naman siguro pag naupo natin si Bongbong. Oh my goodness, yun, nagbulag-bulagan ako, naging Siyonga Bells ang lola ninyo dahil sa paniniwala na si Bongbong ay ang pangarap ko, ay pangarap niya para sa mga kababayan ko. Diba? Wala naman pakialam yung ibang mga, well, majority of course, na wala naman pakialam sa Pilipinas eh. Lagi na nga lang tayong in underdog. Lagi na nga lang ang Pilipino, kawawa, inong uto-uto. Alam mo, yung ibang mga lahi, magagaling mang uto yan eh. Pero ako, hindi lang mga uto na ibang lahi. Alam ko kung binubola ako. Alam ko kung binibitching-bitching niya ako, giatay. Di ba? But anyway, my question na sinasabi ni Bongit, na ito daw, sabi niya, recently na, this is not about, okay, sabi ng Hitad, kasi kinwestiyon siya dito ng reporter, di ba? Okay, sabi dito, President Ferdinand Marcos Jr. said Monday that the Philippines would not allow bases being used by American troops as part of the Enhanced Defense Agreement for launching offensive attacks. I don't think so, darling. Kaya nga nandiyan yan eh. Dahil you know, alam naman nating lahat na ang leaning naming mga, well, you know, hindi naman ako taong gobyerno, I'm just an ordinary citizen. Ang leaning ng gobyerno ng Amerika ay sa Taiwan. 'Di ba? Ngayon, sabi ni Bongbong, nagapililitla na siya balabalangga, 'yan ang pilitla. Ang comment ka, anong pitla gani isa sa Tagalog? Anong pitla sa Tagalog gani mga toto? Bawdi potar si Inday Bisaya, hindi maalala ang pitla. Yung hindi na makapagsalita, nabubulol. 'Yan, nagalipilitla. Anyway, sabi niya, "We will not let any of our bases be used for whatever offensive action." My gulay. Ara na da lahat ng mga armaments. Bongbong, huwag mo naman ang lokohin ng mga tao. 'Di ba? Kaya ang tanong ko, ito ba'y kapalit ng crates? Whatever inside the crates. I'm just asking you. Kasi confirmed ito, ayon sa puting ahas ko, nakasabay ninyo. Oh, hindi masikmura eh. Oh, sabi ko sa puting ahas ko, diyan ka muna palangga. Huwag kang umalis at kasi wala tayong share sa ating mga palangga. So, suka na nga yung puting ahas ko eh. Nilulunok lang niya para makapagbigay na information. Okay, sabi niya. Okay. These are just to help the Philippines if the country needs any help. Charing-charing ding-dong, ano? Ang EDCA, maliwanag na maliwanag palangga ang sinabi mismo ng U.S. Embassy here. If you can check it online, U.S. Embassy in the Philippines, na ang layunin ng EDCA ay magtayo. Okay? Kasama, of course, yung humanitarian, di ba? Disaster response, di ba? Command and control infrastructure. Kung ito lang, Bongbong, ha? Ito, basahin ko to, ha? Sa aking kaalaman. All right?
kung ang sinasabi namin, anang US embassy dito, na isa sa mga layunin ay command and control, okay, infrastructure. Command and control infrastructure. So kapag ba, Bongbong, ang sinasabi mo na these are just to help the Philippines, bakit kailangan ng command and control kung tutulong lang sa Pilipinas? Alexa Jade, thank you palangga, di ba? Kung magbibigay lang ng aid, itong EDCA agreement, itong agreement na ito, itong EDCA, which is, hindi mo naintindihan, abi ko, maalam ka, Ged. Wala ka na kasing spokesperson, kaya tuloy yung mga salita mo, hindi na, nagsusuntukan na sa kasinungalingan, Bongbong, o nagpilitla ka na. Kaya ka kasing hot ng polboron. Kanami, abi, sa polboron. Classmate pa kayo ni Lisa, pati sa wine, kaya kalados mo, ka mga linti, ka mo. Anyway, we will not, you know, let any basis be used for whatever offensive action. These are just to help the Philippines if the country needs any help. Are you freaking kidding me? Palangging-ging? Oh, ano sabi dyan? Oh, mag-andyan dyan, magtatayo ng runway improvements. Oh, kasama ba ang, teka, i-connect natin kung maayon ang sinabi niya. Needs help. Kung ang EDCA ay para lang sa pagtulong, eh bakit magtayo ng mga runway improvements? Oh, it's good, you know, for the country. It's really for the benefit of the Philippines. Walang problema itong million-million na ito kung napupunsa, kung nagkakaroon ng job ang mga Pilipino because of this. How much? Ilan na at this point in time? Okay, to date, $82 million ang kanilang binigay. Oh, runway improvements, fuel storage. Okay, understandable. You know, kapag nagbigay ka ng help, kailangan mo ng gas. Kailangan mo ng fuel. But the thing is, yung mga armaments. Okay, even here, nakalagay dito kung saan nila tinatago ang mga bala. Asa na yon? Okay, sa Cebu is fuel storage facility. Okay, asa na yung nakalagay dito ng mga armaments? Baga? Ato, ammunition. Sa Antonio Bautista Air Base in Palawan, they allocated 1.8 million for the ammunition warehouse. So Bongbong, anong sinasabi mo na mag-help lang ito mga palangga? Ano to? Ito palangga ang binabasa ko, nakapublish ito sa US Embassy. Hindi ko kine-create ito palangga, di ba? Alright, sa page nila. Okay, US Embassy in the Philippines. Sa page sila. So ibig sabihin, ginugonggong tayo ni Bongbong. Ano man naman pati kami sa imo, there are just help to the Philippines. You know, the AFAM will be there just to help. Wala namang problema kung maging transparent, di ba? Kung ano yung purpose. Kasi yun naman talaga yung purpose ng treaty na yan. Di ba? Doon sa basis na yan. Ayun na nga, sa Philippine, US Embassy in the Philippines website yan. Nakalagay dyan, Bongbong, abi mo na mamainto mo mga tao na isa sa ginastosan is for yung storage of ammunition. Pag nag-help ka ba ng, sabi mo dito, Bongbong, that they are just to help Philippines, the country needs any help? Any help of what? Wala naman tayong kaaway eh. Kasi di man natin kayo makipag-away. Ako lang makipag-away sa inyo. Di ba? Pero wala naman kaaway ang Pilipinas eh. Hindi naman tayo nag-initiate. Meron ba tayong kaaway palangga na hindi ko alam? Baka mag-comment kayo dyan. Sino ba mga kaaway natin bansa? Di ba? Well, of course, yung mga makakaliwa dyan within the Philippines, yan mga kaaway ng bayan yan, di ba? But anyway, wala namang masama, Bongbong, kasi nagpitla-pitla ka na dira, nasabihin mo sa taong bayan. O sabi mo pa, yabang mo pa, if nabulol-bulol ka pa. If no one is advancing towards us, they should not worry because we will not fight them. Okay? Of course, ang Pilipinas, definitely tayo, hindi tayo mag-initiate. Yung mga AFAM. Di ba? Pag nagkaleche-leche, ang usapin dyan sa China and Taiwan, di ba? And the fact na ang leaning nga ng Amerika namin dito ay sa Taiwan. 'Di ba? Ng ating mga top officials diyan ay sa Taiwan. Then any moment, anytime, yung mga ammunition na naka-imbak diyan sa Pilipinas, eh pag
pag tinorjak ba tayo ng mga Chinese friends natin? Buti sana ko ang machachugi lang yung mga AFAM na naglagay dyan ng ammunition. Diba? Eh, machachugi din yung ating mga pinalangga dyan. I think today, diba, nagkaroon yung kanilang, what was that? Yung panahon ni Pangulong Duterte, Balikatan, diba? Balikatan. I think today, nabasa ko kanina. But anyway, ilang involved na mga you know, military from the US at the Philippines. I think 17,000 ang mga men in uniform na nagpa-practice ngayon. They enhance, di ba? They enhance their skills how to fly like a bird, di ba? Di ba? Paano nila pinagbubuti ang kanilang pakikipag, you know, bratatatatat later on. Digmaan, di ba? Mga ganyan. Pakipagdigma sa mga kalaban. So, ang ano ko lang dito kay Bongbong. Bongbong. Ay, nako. Yan ba na pala natin sa pulboron, Bongbong? Russia has so many hypersonic missiles and China too. US has nothing, sabi ni Evangeline Baluyot. So, you know, ito pala, oh. U.S. troops return to the Philippines every year. Yeah, this is every year, no? For joint military exercises, including Balikatan, which kicks off next week. Last year. Kailan pa to? Next week? Okay. With more than 17,000 soldiers taking part, and it will be the largest yet. All right? Pinakamalaki daw ito. The PAX told under former President Rodrigo Duterte, who favored China over the Philippines. But Marcos, okay, who succeeded Duterte in June 30, has adopted June, di ba? Kailan ba siya pumunta ng New York? Okay? A more US-friendly foreign policy and has sought to accelerate the implementation of the EDCA. Alright? Marcos has insisted he will not let Beijing trample on Manila's maritime rights. While the Philippines military is one of the weakest in Asia, the country's proximity to Taiwan and its surrounding waters would make it a key partner to the United States in the event of a conflict with China. Di ba tayo na tuto doon sa ano natin sa sa World War II, di ba? Naalala nyo yung pinuntahan tayo dito ng mga Hapon, mga Japs, di ba? Dahil ano nangyari doon? Nung binomba ang mga Hapon dito. Ilang Pilipino, Battle in Manila, di ba? Ilang Pilipino ang natsugi doon, mga palangga? Baka mga lolo nyo. Kasama pa yun, di ba? Oh. Ilang mga kapwa natin Pilipino ang natsugi? Noong hindi nakayanan, okay? Kaya tayo pinabagsakan dito ng Jomba. Nila. Kasi hindi mapuksa ang mga Japs. Eh, you know, sana wag magkaroon kasi sa modern ano natin ngayon, nakakalungkot. Nakakalungkot na magkakaroon na naman ng conflict. I hope not. I am praying so hard. And I'm praying so hard na one day o isang gabi ay mawakasan na. Okay? Itong administrasyon na ginuyo tayo, mawakasan na yung kanilang kasinungalingan. Imagine nyo, paggawa sila ng bahay, halos sabay-sabay sila lahat nagpapagawa ng bahay. Hindi ko pa alam, yung mga kapitbahay dyan, mga appointees ni BBM, pwede ba? May email nyo ako sa balitangmaharlika@gmail.com. Mag-report naman kayo sa akin. Para i-share natin yung lahat ng mga appointees na nagpapagawa ng bahay, nagpapabirthday ng aso, ng milyon-milyon, ang ginagastos pera ng bayan, katulad ng PCSO. Diba? General manager. Palangga, pwedeng mahingi ko na lang yung earrings mo. Sabi ni Lilibet Absay. This is from the Bahamas, darling. Saan ka ba? Sige, andito ka ba sa US? Pag nasa LA ka, bibigay ko sa ito, palangga. Anyway, yeah, from the Bahamas, from my travel. Alright. Sabi ni Edna Agirik, nasa bulsa nila?
Yung pera, pinapagawa ng mansyon nila, kanya-kanyang hakot ng pera. Kaya nga, nagmamadali sila lahat talaga. Nagmamadali sila. So, kawawa talaga yung Pilipino. Kaya ito yung sinasabi mo, Bongbong, bagong Pilipinas! Nye, 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 nye. Ito yung bagong mukha. Mas malala pa sa pinakamalalang administrasyon. Ito na ba? Ang pangako nyo, pangarap ko, pangarap mo. Recently, may mga bagong twist na naman dyan sa droga issue, but I'll read about that later. Ay, nako. Si Beta, nagagandaan sa alindog ko. Nakakaloka. Thank you, Palangga, dahil nagandaan ka sa alindog ko. Pero bago ko makalimutan sa inyo, Palangga, dahil total, you know, I believe meron din basis sa Europa. Ayan, kung ikaw ay nasa Europa, Amerika, Canada, UK, mag-download ka na ng SendWave app. Libre ang padala papuntang Pilipinas. Don't forget the $10 free credit dahil pag ginamit mo ang Maharlika code. Anyway, going back. So ngayon, mga hitad. Bongbong, magpaliwanag ka. Nasaan mo nilagay ang crates na galing sa New York? O baka ito din gagamitin sa beach resort o baka yung iba, ibinaon nyo. Gusto namin makita kung ano laman ng crates from New York. Can you echo this? Maliban pa dyan, mga generous allowance ninyo na binibigay ni, ano, di ba? Mga generous allowance, Lisa, di ba? Baka binibigyan mo ng generous allowance yung iyong, who's that? Yung inyong arkitekto, okay? Yung arkitekto mo na nagawa ng bahay mo, binibigyan mo rin ng generous allowance, katulad ni Cheloy, pagpayad sa mga attack dogs niya, katulad ni Clarita, kay Claring, 'di ba? Ang dami-dami oh. Imagine niyo mga palangga sa kakilala pa lang sa akin. That Clarita from NSA. Nakalagay sa report niya, intelligence report ng NICA. All right? Na si Martin Araneta ay kasangkot sa smugs. Wala ginagawa ang ba ano ang gobyerno. Alam niyo, hangga't patuloy silang ganito sa bayan natin, hindi talaga aahon ng bayan natin. Walang aahon. Dahil sila lang ang aahon. Ito mga housing eklabush na ito, na kunyari low-cost housing. Ito yung mga ano lamang, sarsuela, mga palabas lamang. Kumbaga, ano lang ito, tinga lang ito na mabuting ginagawa ng government. But tanongin natin si Akuzar, I hope people from housing department, can you message me at balitang Maharlika at Gmail kung pagkano na ang nakukubra ni Akuzar na inupo ni Lisa, which is conflict of interest dahil ang business niya is housing din nasa housing siya. Ayan siya, oh, grabe yung lola niyo. Ayan. Yan yung kanya mga koneksyon, mga inupo niya, mga hitan. Kailan pa kaya matapos ang iyong kadiliman, Lisa? Bukas makalawa, malalaglag ka na naman sa hagdan. Dala ng kalasingan. Dasal na naman si Lola. Tapos na mahal na araw. Diba? Mamayang gabi, kapag ikaw ay tumabi sa iyong mga kakampi, ikaw ay mamimilipit sa sakit, karma. At kaming mga taong bayan ay tatawa. Ha 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 ha. Anyway. Yawa. Ay nako. Ano pa mga palangga? Ano ba yung mga issue na dapat nating pag-usapan? We'll talk about the Pogo issue next time. Okay? Kasi meron na nga, hindi ko pa natapos yung research ko kay Boying Remulla na nasasangkot sa DAP. Maraming kasasangkutan. Akala ko, nakala ko sharp CFG, si First Gentleman, sabi ni Garlando Galcelian. Oo nga, di ba? Oh, Lisa! Dinasalan ka na ni Maharlika, kaya matakot ka. Pag hindi mo itinigil ang lahat-lahat ng iyong kawalangiyaan, malalagot ka sa inang bayan.
lahat ng iyong mga nakulimbat ay hindi mo ito mapapakinabangan. Ayan, pag kinarma yan, ay, imagine nyo, nadulas sa kalasingan, si Bongbong nadulas din siguro, nahilo sa pulburon, sa Davos. You know what? You cannot bring all of this, mga palangga. Hindi niyo to kayang dalhin, 'di ba? Itong mga ginagawa niyo, Lisa. Kaya naglagbong-lagbong ka na sa hagdan. December 22, galing ka sa party kay Mel. Magtanong ka ngayon dyan. Siguro, lahat ng mga nakapaligid sa inyo, sino nagsubong kay Marlica? Nalalaglag ako sa hagdan. Di ba? Nalaglag ka, December 22. Karma na yan, dahi. Hindi ka naman ano eh, di ba? Hindi ka naman, di ba? Nasugat siya sa ulo pa lang ka. Di ba? Nakalimutan ko, nasugatan sa ulo. Dinala siya sa PSG Hospital. Di ba? Sekreto lang, sekretong bunal. O, oh, di ba? Hindi lang yan, magyan mo dahi. Sunog na ang kaluluwa nila. Sabi ni Mochacha from Singapore. Ay, nako. Mayroong bitter na nakisali sa usapan namin. Commander Aguila, pakitira. Ay, nako. Hi, Leah Morales. You are good at giving good news. I really love watching your vlog. Dear, keep safe always. Beautiful Madam Mahar. Ay, sosyal ang palangga ko. Naantok tuloy si Romeo. O Lisa, nawa ang mga sawa mong alaga. Ay, amin ang mapuksa. Merry Grace Mateo. Thank you mga palangga. Nakakaloka talaga yung mga... So mag-ano pa tayo, kakanta muna ako. Oh, yan. Asan si Vanessa Hudgens? Dami niyo kasalanan sa bayan. Kumuha pa kayo ng Amerikano. May isa ka damang nagsakasasanya. Nagabot ang ulan. Nabasa siya. Nabasa-basa sa ulan. Walang masisilungan ang damang. Walang masinungan ang damang. Ay, naka mga palangga, nakakaloka. Okay, Remulla. Ito, nasaan na yung report ko kay Remulla? Okay, nandito yata. Ito. Ito, susunod, dahimay natin. Ito si Buying, mga palangga, sa Pogo. Okay, di ba? Sinabi ko na sa inyo na ibininta niya kay Kim Wong, okay, ang Island Cove para gawing Pogo Hub. Remember that? So, ang halaga nitong bintahan na ito, palangga, presyong hindi nang maghihirap si Buying. Diba? At kasama sa package ng bentahan, ito susunod natin vlog, pero you know, I'm giving you heads up lang. Kasama sa bentahan ay yung protection na ibibigay ng Cavite Provincial, which is hawak nila, alright, sa NBI at PNP para hindi na magkaroon ng mga raid dyan sa Pogo operation, dyan sa Island Cove. Remember? Kung babalikan nyo yung balita, pag-upo na pag-upo pa lang ni Boying, ang ginawa niya, Secretary of Justice, ang kanyang in-order sa mga taga-NBI na walang magre-raid sa lahat ng Pogo operation. Right? At ang sasabihin daw ng NBI, di ba, just to gather the information lang daw. At hindi daw pwedeng mang-raid ang ating NBI at mga polis. Para ano, Bonjing, ha? Boying, para maiwasan ang huli dak. Pero ang totoo, mga palangga, it's not about hindi ano, basahin niyo sa ano sa news na diyan para daw maiwasan ang holdup, sabi ni Bonjing. Pero ang totoo para hindi ma-disturb ang operation ng Pogo. My God, magkano kaya binibigay ni Bonjing kay Lisa? Oh Lisa, malapit na ang karma. Iyon ang madadama at mairaratay ka sa kama. Ay, nako, giatay, nangigigil na naman ang lola ninyo. Oh, kawawa talaga Pilipinas, mga palangga. Okay. Oh. Ah, ito maganda to. Tindig Pilipinas. Here is indisputable proof that printing 8 copies of the precinct election result takes no less than 12 minutes of the 9 major tasks required by COMELEC. Ah, yeah, general instructions to be done before the precinct's election result can
be transmitted by the VCM. Okay, the longest task is the printing of 8 copies of the ER or election result. The 2 video clips below, ay, may pinagsipag, show the printing 1 copy of the national ER takes 1 minute or 8 minutes of the 8 copies of the printing of 1 copy of the local ER. You know, we'll talk about that in the Smartmatic kasi later on may mga interviewin tayo mga taong expert pagdating dito sa Smartmatic at you know, yung election for electoral fraud. Nakasama rin ako dyan si na nakipaglaban noong time na yon. But anyway, mga palangga, Mary Grace Mateo, Alexa Jade na maganda. Maraming salamat sa inyo lahat. This is your Lola Maharlika. Wala dito sa California. Thank you so much. At lagi niyo po akong samahan para boldyakin natin itong mga walang hiyang pamilyang ito. Bye for now. Thank you.